cut natin. Ito naman yung ating gagawin ngayon. Problema pala nito mga sir, yung panggilid, maingay. Yan, pinagawa na lang itong panggilid na to, pero maingay pa rin. Pinalitan na yung mga bearing nito sa may mismong gear. Tapos thumb drive bearing, maingay pa rin. Pinalitan na yung thumb drive bearing, pero maingay pa rin. Itatry natin siyang i-start para marinig natin. Start natin. Ng garagar. Eh, para makita natin yan kung ano yung problema niyan, bubuksan natin yung crankcase cover para makita natin kung ano yung problema nito. Yan, natanggal na natin yung crankcase cover. Tapos tinanggal na rin yung gasket niya. Yeah, yung bearing niya sa may crankcase, ayan, malaki na yung butas niya. Hindi ata ito pinalitan. Napaka-importante ito na laging chine-check ito dahil yung gitna, yung parang sing-sing yan, lumalaki kasi yan. Tapos kung mag-check naman kayo ng axle drive, gagawin nyo dyan, papaikutin nyo ito. I-check nyo kung sakto ba yung ikot ng axle drive. Check mo siya ng ganyan at kung pantay pa ba yung ikot ng axle drive natin. Yan, hindi nga pantay yung ikot ng axle drive, kumbaga bingkong na yung drive shaft natin, kaya nasira agad yung bearing. Kaya pagka bumibirit ka doon, nagkakaroon ng ingay dahil dito, saka ito maluwag na. Kaya ang gagawin natin dyan, magpapalit tayo ng bearing saka yung drive shaft. Ito, magpapalit tayo nyan. Bago natin mapalitan yan, tatanggalin mo natin yung tambucho saka yung gulong. Ito, pinalitan na lahat ng bearing doon sa kabila, sa may mismong gear bearing, bago na yan. Tapos yung bearing ng torque drive, bago na rin. Kaso itong drive shaft, hindi nakita na may problema na. Iba na yung ikot niya. Ayan ang ating papalitan. Yung dalawa na yan. Tapos, check din natin yung bearing nito sa mismong gear kung naapektuhan ba siya ng dito. Sa pag-ingay nito, kaya check din natin yan. Kung sakaling may problema rin yan, palitan na lang din natin. Nakasin mo natin yung tambucho sa kayong gulong. Ayan, natanggal ko na yung tambucho niya sa kayong gulong. Tapos ito naman yung ating tatanggalin. Tatanggalin mo natin yung torque drive niya. Ito Thank you.
Kaya kung mapapansin nyo yung kanyang windshield, hindi siya masyadong nailapat. Kaya mamaya ayusin din natin yan. Kaya natanggalan na natin yung tornilyo nito. Tapos paghihiwalay na natin to. Yan, natanggalan natin yung cover. Tapos ito yung mga gear. Yung mga gear nito mga sir, okay pa po ito. Hindi pa natin kailangan magpalit dyan. Yan, kapag ka nagsasalat kayo, kung may problema yung bearing nyo, gagantuin nyo lang yan, mararamdaman nyo naman yung gargar ng bearing kapag ka pinag-ikot nyo siya ng ganyan. Ito mayroon to. Mayroon din, mayroon na rin siyang garagar. Itong bearing na to, bagong palit lang yan. Kaso napiktuan dahil maluwag yung crankcase bearing dun sa may kabila. Kaya na-disalign na rin yan. Nagkaroon na rin siya ng ingay. Kaya isa rin yan sa papalitan din natin. Saka yung drive shaft. Yan, bali okay naman na yung bearing dahil bagong palit. Yan, tatanggalin na natin to. Yan, mayroon siyang lock, 10 mm yung size. Ayan, natanggal na yung lock. Dito mga sir, kahit na pupukin nyo na yung pinaka axle drive dun sa kabila dahil magpapalit lang din naman na kayo, pwede naman. Pero kung ibabalik nyo pa, huwag nyo kung pupukin dun sa mismong axle drive kasi mabubusalsal. Ay, katanggalin natin ito. Masang natanggalan natin yung drive shaft. Ito yung ating papalitan dahil tabingi kasi dito. Pati yung bearing napapalitan na rin natin yan. Yung kukunin lang natin dito yung lock ng bearing, yung C-lock, yung ito. Yan. Tapos yung oil seal ilalapat din natin yan kasi medyo hindi maganda yung pagkakalapat. Ayusin lang natin mamaya. Tapos susunod natin tatanggalin yung crankcase bearing dito sa may cover. Ito naman yung tatanggalin natin kasi lumuwag na yung butas dito. Kaya ang gagawin ko dito, i-weldingin natin uli. Yan mga sir, natanggalan natin yung bearing dito. Hindi ko na pinakita kung paano ko siya tanggalin dahil may video na ako rito kung paano tanggalin yung bearing dito. Basta ginagamit ko lagi dyan welding. Tapos ilalagay na natin yung bagong bearing natin dyan. At hindi ko na may pakita sa inyo yung pinagtanggalan ko ng bearing dahil winilding. Kaya ito yung lalagay natin. 452. Ang hirap magganap nito. Ilalagay na natin to. Tapos bago natin ilagay yan, lalagyan muna natin ng grasa yan para mas matagal yung buhay ng bearing na yan. Kaya dito mga sir, tatanggalin nyo muna yung takip. Kasi a-applyan pa natin ng grasa. Kasi kung makikita nyo yung grasa nyo, kukunti lang yung laman. Kaya dadagdagan natin para mas smooth yung ikot ng bearing pag maraming grasa. Tapos ibabalik natin yung takip.
kailangan nyo ng kahoy sa ilalim ng crankcase natin. Tapos yung pang sisinsil nyo ng bearing, dapat yung saktong-sakto dun sa mismong dulo ng bearing. Tapos na tayo doon. Yung axle drive naman. Lipad pa. Patanggalin natin to. Kasi naliligo naman sa very gear oil. Yan, dito naman tayo sa may kabila at ilalagay na natin ito. Ito yung bagong pinabili. Yan, dito naman tayo. At tayo babalik na natin yung tornilyo.
So, i-break naman natin lahat ng mga binatas. Tapos, testing natin siya i-start. Ayan, tapos full rev natin. Yeah, tapos na natin. Hanggang dito lang yung ating video. Ganun na lang po gawin nyo kung sakaling nagpalit lahat kayo ng mga bearing. Tapos maingay pa rin. Check nyo yung axle drive nyo. Saka yung bearing. Okay, salamat. Hanggang dito na lang to.